Hello mga ka-eme. So today, medyo mahabang video to dahil nag-request ang mag-aama ko ng something special na minis na daw nila kumain sa restaurant. So magpe-prepare tayo ng roasted chicken with pasta and side dish. Medyo mahabang video to ha, kaya huwag kayong maiinip. So simulan natin sa pagluluto ng pasta. For the pasta, gumamit po ako ng spinach pasta and then dinagdagan ko siya ng whole wheat kasi medyo kulang po yung kinulang na ako dun sa spinach pasta. And for the chicken, hayaan natin maluto yung pasta. Gawin natin itong chicken for the marinade. Magpe-prepare lang ako ng insert for the chicken, which is yung onion, garlic, and ginger. Ipasok lang natin doon sa loob ng chicken yung sibuyas, tapos yung bawang at saka yung luya, and papatakan natin siya ng Knorr seasoning dahil yung instant barbecue sauce na meron ako, malasa siya pero kulang sa alat. Ganun siya. So dagdagan natin ng Knorr seasoning, patakan lang natin para malasang-malasa hanggang loob. Tapos, budburan natin ng paminta, pati yung loob, lagyan natin ng paminta kasi syempre yan po yung nagdadagdag lasa dun sa ating ano. Yan po yung sinasabi kong barbecue sauce. Para po sa mga followers ko, yung mga ingredients po na ginagamit ko, meron din po niyan sa Walmart and Publix or yung mga groceries po sa US or sa ibang bansa. Easy access po yan para sa inyo. So, for the marinade, nilagyan ko siya ng Knorr seasoning and hickory barbecue sauce, garlic, cayenne powder, and paprika. So, ayan po yung luya, ipasok lang natin doon sa loob. Then, papahida natin siya ng marinade na ginawa natin. Pero lagyan din natin yung loob ng barbecue sauce para talagang malasa po yung ating chicken. So, simulan na po natin yung pag-distribute ng marinade dun sa chicken. Ipapahid lang po natin siya evenly. I-coat natin dun sa manok para talagang malasa yung chicken. So, ayan. I-boost natin lahat ng marinade na ating tinimpla para pak na pak sa ating manok. And then, let the chicken marinate evenly and nicely. So, i-set aside natin siya para talagang ma-absorb niya yung lasa ng ating marinade. So, dagdagan natin ng paminta, budburan pa natin ng mga herb para talagang pak na pak. So, ayan, set aside natin and then balikan natin yung ginagawa nating pasta. Sisimulan natin yung pagluluto ng pasta. Mamaya pa naman yung servings niyan, so i-set aside lang natin. For the pasta, generous amount of olive oil for the garlic. Igigisa lang natin kasi gagawa lang tayo ng simpleng aglio e olio. So, dahil marami na tayong menu or marami ng kuskus palumos ang ating menu for today, simpleng pasta lang, aglio olio lang. So, ayan, nilagay na natin yung pinakuluan nating pasta kanina. So, lagyan nyo po ng konting sabaw na galing doon sa pinagkuluan ng pasta para hindi masunog yung garlic and para ma-in-in pa or maluto pa ng gusto yung ating pasta. Lagyan natin ng paminta for the seasoning and konting asin or patis, pwede rin. So, budbud natin yung ating aragula for the vegetables, additional fiber and nutrients. And dadagdagan ko rin siya ng konting basil leaves mamaya. So, aragula, halo-halo lang. And hayaan natin siyang maluto. Tapos, budburan natin siya ng chili flakes for the cake. So, ayan, tapos na po yung pasta natin. So, one down na tayo. And then, this time, dahil almost done na yung pasta, budburan natin siya ng ano, para may additional texture. Meron akong almonds, so chop natin yung almonds, pwede rin mani, para may kakaibang texture kapag hinuya natin yung pasta. So, pwede namang wala, kung wala kayong anything, okay naman. So, ayan, luto na po yung pasta, so balikan natin yung chicken. Sisimulan na natin yung pag-roast. Lalagay natin siya sa air fryer. So, ayan, nakita nyo po. And takpan nyo po yung ano, ng aluminum yung chicken kasi masyadong direct yung heat ng air fryer doon sa chicken, masusunog siya. And then luto lang natin siya for 35 minutes sa 160 degrees para hanggang loob po eh ma-in-in siya or maluto ng gusto. Yan na po yung kabilang side, nabaliktad ko na siya. So i-boost natin yung natitirang marinade, takpan natin ng aluminum, ibalik natin sa air fryer para yung kabilang side naman yung maluto and at the same time ma-in-in ng gusto yung pagkaluto ng chicken. Dahil matagal po siya, matagal na proseso and mabagal para siguradong luto. So, simulan po natin yung side dish. For the side dish, gagawa tayo ng corn and carrots. Mag-melt lang ako ng butter, then nilagay ko po yung
cube cuts na carrots. And nilagyan ko ng Baguio beans. May natira akong Baguio beans. For the pampalasa, meron akong barbecue powder na natira dun sa nuggets ng anak ko. Yun yung ginamit kong pampalasa na corn and carrots. Pwede rin namang simpleng salt and pepper lang. Pwede rin naman yun. So, halo-halo lang natin siya. And pagka medyo half-cooked na yung carrots, ibuhos na natin yung ating corn. For the corn, yun po yung nasa lata, yung whole corn kernel lang. Yun, instant po. Halos lahat naman po instant yan. Pero at least, may effort pa rin tayo dyan. Kaya, labor of love pa rin. So, ayan. Tapos na po tayo. Two down. Tapos na tayo sa ating side dish. Then, yung susunod na side dish, gagawa ko ng mashed potato. Instant din po ito. Nag-melt lang ako ng konting butter. And then, mga 1 cup of milk for the mashed potato. Papakuluan ko lang yan. Pag kumulo na yan, papatayin ko yung apoy. And then, ibubuhos ko yung 1 sachet ng Idaho 1 na instant mashed potato powder. So, ayan. Kumulo na. Patayin nyo po yung apoy. Hindi na po natin kailangan pakuluan pa dahil masyadong kakati siya. So, ibuhos nyo na yung powder. Pag kulang pa sa liquid, magdagdag lang kayo. Kasi kung gusto nyo ng consistency na yung medyo clumpy or medyo matigas, less liquid. Kung gusto nyo naman yung tacky or malata, more liquid po. Pwede rin naman pong tubig kung walang gatas. Pakuluan nyo lang po. So, ayan po. Halo-halo lang hanggang makuha natin yung consistency na gusto natin. And then, since mukhang okay naman na siya, bubudburan ko lang siya ng dried marjoram or dried marjoram and oregano for the herb. So, ayan. Okay na po siya. And ready na po yan for plating. Set aside ulit natin. So, nakatatlo na po. 3 down. So, ayan po yung sinasabi kong Idaho 1. Meron po niyan sa mga Walmarts and Publix. Meron din po sa Lazada at saka SNR. And for the gravy, gumamit lang po ako ng McCormick. Dilute nyo lang po sa 250 ml of water yung powder. Dilute, halo, and then ibuhos sa kawali, pakuluan para lumapot. Then pwede nyo na po siyang i-drizzle dun sa ating mashed potato at sa chicken. So, ayan, almost complete na tayo. Balikan natin yung chicken. Yun na lang yung ating kailangan ng i-check at i-serve. Yun na lang yung natitira. So, oh, pack, diba? Luto na po yung chicken natin. So, check na natin. Ang chicken kapag hilaw, pag tusok nyo, magdi-drip yung dugo or biglang tutulo yung dugo. Hilaw talaga siya. So, yan mukha naman po okay. Nakita nyo ang lambot ng buto kasi medyo bata po yung chicken na pinili ko para madaling maluto. And ready na po siya to serve. And let's see. Oh, diba? Para daw silang nasa Kenny Rogers. Nag-enjoy sila, nasarapan, and obviously, ito po yung aftermath ng aming kinainan. Talagang, yan lang po ang abot ng aming makakaya. Pagpasensyahan nyo na po, talagang ubus na ubus po. Wala na po talagang natira. So, ganyan po sila kasi pag kumain kapag talagang bet na bet nila yung sineserve ko. So, sana ma-experience din ng family nyo and sana mabigyan nyo po ng time na iserve sa kanila. Thank you for watching and have a good day. Bye!